What's up guys, it's Asiatic for Asiatic TV. Today is another unboxing video. Mag-unbox tayo ng Yeezy 500 Utility Black. Pag-uusapan natin yung details ng shoe at saka mga additional information kung gusto nyong i-resell yung pair nyo. So stay tuned, it's coming right up. So guys, it's time to unbox. Excited na ako. One go this time. Ano yung nasa box? You have the receipt. You have the label. Kung gusto nyong isauli. 500 written on the box. So that's the box, guys. What's the hype all about with the shoe? Let's check it out. Inside is the shoe. So eto na siya, guys. Yeezy 500 Black. So pag-usapan natin yung mga materials ng shoe na to. Mag-umpisa tayo sa sole niya. So the cushioning is not Boost Technology. Meron silang cushioning dito na tinatawag nilang Adiprim. Tapos meron silang insole na Ortholite insole. So huwag niyong expect na comfortable masyado to. Ang pinaka-comfortable na nasubukan ko so far is like the 380s and the 350, kasi meron silang Boost cushioning, which is like stepping on clouds, guys. Sa toe box niya, meron kayong premium suede. When you touch it, it changes color. Yung look at it really, it's not really black. It's more of a charcoal or para siyang black smoke. Pagkatapos, sa tongue niya, meron siyang leather patches na parang hugis na 8. The top part and the side part, meron kang mesh material dito. So it's a mix with premium suede, mesh, at saka leather. Tapos meron kang black utility laces. Yung insole niya rin, black din siya. Tapos nakalagay Adidas, Yeezy, at saka Ortholite. What do you think about this shoe? Nung unang release ng shoe na to, hindi siya masyadong famous. Start within 8 months to a year, kita ng mga tao ang potential ng shoe na to, lalo na yung mga hypebeast. Lalo na pag suot mo yung mga khaki or tracksuit bottoms, mga green army style cargo pants, astig to, guys. So para sa akin, my opinion, astig na shoe siya, pero it's not for me, hindi ko siya ikikip. So overall, guys, yung texture niya, yung touch niya, it's very tactile shoe. That's about it. It's a black shoe or it's a gray shoe, off black, kung merong ganon. Yeah, it looks like a dad shoe, but I pretty like the style, the low cut of the shoe. You know what it reminds me of? It reminds me of the yung Jordan 13, yung parang meron siyang mga accents na ganito. But I know it's far different from that, but yun ang una kong impression nung nakita ko to. Pag tingnan mo siyang ganyan, it looks like a locust insect. Ay, yung mata niya, yung, kasi yung mga mesh. But yeah, I think that's cool, pretty cool. So guys, ang presyo ng shoe na to is 170 British pounds. So mga 10,900 sa Filipino pesos. Do you think guys is worth it? Bibili nyo ba to? Or i-resell nyo? Or kikip nyo? Like I said, it's just a black shoe. But the hype in this one is real. So let's talk about the resale value of the shoe. At the moment, kung titingnan nyo sa StockX, yung resale value ng shoe na to is 240 pounds. So kung ibebenta nyo straight away sa resale value niya or sa current resale value niya, kikita na kayo ng 70 pounds, which is 4,500 sa Filipino pesos. So I think it's pretty worth it. Pero kung gusto nyong i-hold at hindi nyo kailangan yung pera at the moment, you can still wait for it. Maybe in 8 months to a year, the price will go up. These joints at their highest resale point ay bumenta ng around 500 pounds to even like $800. Value talaga tong shoe na to. Hype talaga siya. But alam natin, re-release siya. It means marami pang mga pairs out there. So depende sa inyo kung gusto nyo maghintay. But like I said, if you wanna resell it now, kikita pa rin kayo. So nasa sa inyo, guys, kung gusto nyo i-resell ang shoe na to. Like I said, meron na kayong tubo ngayon kung desperado kayo and you wanna sell it off straight away. So that's about it, guys. The resale value of the shoe. This one, guys, don't sleep on it kasi ga potential, guys. So guys, anong tingin nyo sa shoe na to? Ikikip nyo ba para sa
sarili nyo, irarak nyo ba, or ibebenta nyo agad, or maghihintay kayo na ibenta sa future? Let me know in the comment section down below, guys. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Marami akong ginagawang iba-ibang videos na baka interesado kayo. So, please hit that subscribe button, and I see you on the next one. Peace. Pangako sa'yo, tutuparin. Lahat gagawin, susungkitin.